Bago natin umpisan ng ating kwento mga katalambuhay, ay shoutout ko na muna ang mga nag-comment at mga bagong subscribers sa ating channel na sina Margie, Jory Guarin, Mercy Lusaria, Carmelita Prona, Maria Fomoto, Abbas Bay, Jose Fasificador, Gikwang Cristina, JM Trip RZTV, Jenny Cortez, Erlinda Samson, Lakay Stories, Beverly Cosio, ako si Bruha, Mercedes Remigio, at Chris Anime. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Sa mga gustong magpa-shoutout, ay mag-comment lang sa ating video. Huwag na nating patagalin pa at umpisahan na natin ang ating kwento. Matapos ang digmaan ng panig ng mabuti at masamang engkanto at nilalang sa mundo ng mga engkanto, ay naging tahimik ang buong paligid at muling umaliwalas ang presensya sa buong kapaligiran. Naging animoy, isang sementeryo ang lugar na iyon dahil sa napakaraming mga patay na nilalang sa buong paligid. Dahil sa maraming nasugatan sa digmaan na kapanalig ni Haring Bentong, ay nagwika siya habang hawak-hawak ang kanyang mga matang may sugat na dumudugo pa ng mga kaibigan kong mandirigma. Gusto kong unahin ninyong lapatan ng lunas ang kasama nating mga sugatan. Ako man ay nasugatan, sumalit wala ito dahil ang mas mahalaga ay ang ating tagumpay sa labanan. Alam ko na pagod na kayong lahat, subalit kailangan ng ating mga kasama ng inyong tulong. Ang mga mandirigma din na walang pinsala sa katawan ay maaaring magbantay sa buong paligid upang walang makasalisi sa atin habang ang iba ay ginagamot. Matapos ni Bentong magsalita, ay mabilisan itong bumalik sa pagkakaupo at ipinagpatuloy ni Tigbak ang panggagamot sa kanya. Mabilisan namang nagamot ni Tigbak ang sugat ni Bentong dahil hindi naman ito masyadong kalaliman. Meron ding mga amilidad ang bawat engkanto na paghilingin at paghilumin ang kanilang mga sugat, pero kinakailangan din ito ng lakas. At dahil doon, ang ibang engkanto na lubhang nanghihina ay ang ibang engkanto ang nagpapahilom ng kanilang sugat. Matapos maghilom ang sugat ni Haring Bentong, ay nakasarado na ang kanyang kaliwang mata nito at merong balat mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Nang masipat na din ni Haring Bentong na nagamot na ang lahat, ay muli niyang inilabas ang kanyang espadang naliliyab ng apoy at isa-isang tinarakan ang lahat ng mademonyong namatay sa digmaan upang ang lahat ng mga ito ay maagnas. Ilang minuto ding ginawa iyon ng kanilang hari sapagkat sobrang dami ng mga patay na katawan na nagkalat sa kapiligiran. Nang naagnas na ang lahat, ay muling nagsalita si Bentong ng "Masaya ako sa ating naging tagumpay na nakamit mga kaibigan at mga mandirigma. Masaya din ako dahil ni isa sa ating hanay ay walang nasawi sa digmaan. Talagang kay buti ng ating Diyos sapagkat hindi niya tayong lahat pinabayaan. Magpahinga na kayong lahat sapagkat bukas na bukas din ay muli tayong maglalakbay pabalik sa ating kaharian. Sa lahat ng mga mandirigma na nandito, maraming salamat sa tapang niyong lahat na ipinamalas dahil kung hindi dahil sa iyong lahat, marahil ay hanggang sa mga oras na ito ay magulo pa rin ang ating mundo." Sabay taas ng kanyang espada. Nagsigawan ang lahat ng engkanto na nandoon na kasama nila at nagsalita rin si Gbak ng, "Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, aming hari, sapagkat kung hindi dahil sa angking mong lakas at galing sa pakikidigma, ay siguro napahamak na kami sa digmaan. Maraming salamat din aming Haring Bentong dahil sa wala kang takot na kaharapin ang napakadelikadong misyon na ito.
Hindi nga nagkamali ang ating amang maylika na ikaw ang italaga bilang aming bagong hari. Dahil sa mura mong edad ay nailigtas mo kami at ang buong mundo ng engkanto. Masaya kaming paglilingkuran ka, aming hari, hanggang sa aming pinakahuli-hulihang buhay at hininga. Matapos marinig ito ni Bentong, ay umiti lamang ito sa kanila dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo ang kanilang turan sapagkat napatunayan niya ito sa digmaang kanilang kinasangkutan. Pagkatapos magsalita ni Haring Bentong, ay mabilisan na din itong pumunta sa isang ugat ng malaking puno at doon ay sumandal siya at nagpahinga. Naging isang napakatahimik na gabi ang kanilang naranasan na sa tinagal-tagal na panahon na huli nila itong naramdaman. Tanging mga huni ng mga hayop at mga insekto lamang ang kanilang narinig, kasalungat noong buhay pa ang mga demonyong namiminsala sa kanilang lugar. Kinabukasan, ay maaga namang nagising kanilang hukbo at bakas sa kanilang pagmumukha ang sigla at pagkasabik na umuwi na sa kani-kanilang mga mahal sa buhay sapagkat nawalay sila ng halos 3 linggo. Pagkabangon ni Haring Bentong, ay mabilisan itong tumungo sa isang ilog at nanghilamos at naglinis ng buong katawan. Nagdasal nito at nagpasalamat sa amang maylikha sa biyayang lakas ng katawan, isipan at sa tagumpay na kanilang tinatamasa. Matapos itong gawin ng binatang hari, ay tumungo ito sa kanyang hukbo na maayos na nakahanay. Nang malapit na siya, ay nagwika naman si Tigbak ng, "Magandang umaga, aming hari. Nakahanda na po ang ating buong hukbo sa inyong ipag-uutos." Nang marinig ito ni Bentong, ay nagwika ito ng, "Panibagong umaga, panibagong pag-asa mga mandirigma. Ito ang araw na muling matatamasa ng buong mundo ng engkanto, ang muling kapayapaan at kapanatagan ng loob ng bawat isa. Ito din ang araw na kung saan ang lahat ay muling babalik sa normal. Dahil sa mga nangyari dito, ay paiigtingin natin simula ngayon ang pagbabantay sa bawat lagusan papasok dito at pagtalaga ng malalakas na bantay upang hindi tayo basta-bastang mapasok muli ng mga demonyo. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali at matuto tayo sa ating mga karanasan upang hindi na muling mangyari ang kagimbal-gimbal na karanasan dito sa ating mundo. Tara na, at tayo'y muling maglalakbay pauwi sa ating kaharian dahil alam ko na sabik na rin kayo at ang bawat isa sa inyo na makapiling ang inyong mga naiwang mahal sa buhay." Matapos ang pagsasalita ni Bentong, ay ang pagsigawan naman ng mga mandirigma at kitang-kita ni Haring Bentong ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Muling nagumpisang maglakbay ang kilang hukbo at sa bawat lugar na kanilang nadadaanan ay nakikita nila ang pinsalang iniwan ng digmaan. Nanlumo si Haring Bentong sa mga nasilayan subalit nagwika si Tigbak ng, "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Haring Bentong, sa mga nakikita mong pinsala sa bawat sulok at lugar na ating nadadaanan dahil ang mga demonyo ang may gawa nito. Diba, Haring Bentong, sabi mo na ang lahat ay may rason. Babalik din ang mga yan sa kayusan at ganda nito matapos nating maibalita sa mga engkanto sa kaharian ang ating muling pagkakalaya sa mga demonyong mapaminsala." Napangiti si Bentong sa mga narinig at naibsa ng kanyang kalungkutan na nadarama. Tumugon naman ito kay Tigbak ng, "Maraming salamat, Tigbak, sa pagpapaalala sa mga katagang yan. Oo, at totoo talaga ang mga sinabi mo. Napakasarap isipin na dahil sa katapangan nating lahat at sakripisyo ay muli nating nakamit ang matagal nang ninanais na kapayapaan na kaitagal nang hinintay ng mga naninirahan sa mundong ito. Bilisan na natin ang ating paglalakad upang ilang araw lang ay makarating na tayo.
Tumango naman si Tigbak at sinabihan naman niya ang bawat pinuno ng bawat pangkat upang sila na ang magsabi sa kani-kanilang mga mandirigma. Nagpatuloy sila sa paglalakad at ni isang mga demonyo o mga elemento na may bahid ng kasamaan ay wala na silang nakikita sa daanan. Napakatahimik din ng kanilang mga lugar na nadadaanan dahil sa wala na mga nanirahan dito. Mabilis dumaan ang mga araw at malapit na nga silang makarating sa kanilang kaharian. Natatanaw na nila ang kastilyo ng kanyang amang hari at reyna. Nakikita na din nila ang dahan-dahang pagdami ng mga kumpulan ng engkanto habang sila ay papalapit ng papalapit sa kaharian. Nang nasa mismong harapan na sila ng malaking pinto papasok sa kanilang kaharian, ay mabilis na naman itong bumukas at pagkabukas nito ay ang pagbungad sa kanilang mga mata. Ang sobrang daming mga engkanto ang masaya na sa kanila ay naghihintay. Habang naglalakad sila, ay nasisipat ni Bentong ang mga engkantong nakangiti sa kanila at sobrang saya na muli silang masilayan. Nang makapasok na ang lahat, ay dali-dali namang sinarado ng tagabantay ang malaking pinto, subalit natigilan sila nang nagsalita si Bentong nang, "Huwag na ninyong isara ang pintong yan sapagkat ito ang magiging simbolo na naibalik na natin ang kaayusan ng ating mundo. Muling isasarado lamang iyan kapag ka meron namang sakuna o kaganapan na hindi kaaya-aya na magaganap." Biglang naging sobrang tahimik ng buong paligid na animoy. Maigi nilang pinapakinggan ang bawat kataga na lumalabas sa bibig ng kanilang hari. Maya-maya pa, ay nasipat ni Bentong ang kanyang amang hari at inang Rena na naglalakad papasalubong sa kanila. Nakangiti ang mga ito at bakas sa kanilang mga mukha ang sobrang pag-aalala sa anak at pagkasabik. Niyakap ni Bentong ang mga ito at matapos ang pagkukumustahan ay muling humarap ang binatang hari sa kanila at nagwika nang, "Masaya kong ibabalita sa lahat na natapos ng ating masilimot na gabi at simula sa araw na ito ay ipapahayag ko na din na ligtas ng ating mundo sapagkat nagapi namin ang lahat ng mga masasamang mga elemento na gumagambala sa atin. Gusto ko sanang hingin sa inyong lahat ang isang malakas na palakpakan para sa ating mga magigiting na mandirigma na lumaban at handang mamatay alang-alang sa ating mundo at sa mga taong mahalaga sa kanila." Binalot ng napakalakas na palakpakan ang buong paligid at hiyawan. Dagdag pa ni Bentong, "Sa lahat ng mga kaanak na sumama sa aming digmaang pinuntahan, ay huwag kayong mag-alala sapagkat ni isa sa aking mga mandirigma ay walang nasawi. Ito ay bunga ng tiwala sa sarili at sa mga kasamahan. Ito din ay bunga ng pagtutulungan namin sa bawat isa at tiwala sa puong may kapal. Ang sino man sa inyo ang gustong lumapit at yakapin ang mga mandirigmang labis ninyong pinangungulilaan, ay pinapahintulutan ko kayong gawin iyon." Matapos itong sambitin ni Bentong, ay mabilisang nananakbo ang mga kaanak ng bawat mandirigma at binalot ng yakapan at iyakan ang buong paligid. Hinayaan lang naman ng batang hari ang mga ganoong kaganapan dahil maging siya ay sobra ding nangungulila sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng ilang oras ay muling bumalik sa pagkakahanay ang mga mandirigma at muling nagsalita si Bentong at nagwika nang, "Ang lahat ng mga nandito sa palasyo na pansamantalang nanirahan ay maaari pa din kayong magpatuloy na dito manirahan hanggang sa maisaayos namin ang seguridad ng ating mundo. Gusto ko din na simula sa araw na ito ay dapat magtulungan ang bawat isa para sa kaayusan ng ating mundo sapagkat hindi kakayanin ito ng ating hari o hindi kaya ng mga mandirigma. Subalit, dapat makilahok ang lahat para mas maigi at mas mabilis ang lahat ng ating gagawin. Sa ngayon aking mga mandirigma ay umuwi na muna kayo dahil bukas sa pagputok ng araw
ay magkakaroon tayo ng pagpupulong. Pagkatapos itong sabihin ni Haring Bentong, ay tumalikod na din ito at mabilis ang pumasok sa looban ng palasyo. Naghihintay din sa kanya ang kanyang mga magulang na sabik siyang makausap at pakumusta. Nag-usap ang maghaanak ng halos buong gabi at nang napagtanto nilang malalim na ang gabi, ay napagdesisyonan nilang matulog na. Bago umalis si Bentong, ay nagwika ito ng Inang Reyna at ama kong hari, maaari po bang pagkatapos kong maisaayos ang dapat kong gawin dito sa ating mundo, ay pupwede ko bang dalawin ang mga kumupkop sa akin sa mundo ng mga tao? Alam ko na nag-aalala din sila sa akin at naipangako ko din kasi sa kanila na kapag tapos na ako dito sa ating mundo, ay dadalawin ko sila. Ngumiti naman ang mga magulang ni Bentong sapagkat ang boses ng kanilang anak ay talagang pangbinata na at malaki na din ang pinagbago nito simula noong naging hari ito at sumabak sa digmaan. Tumugon naman ang kanyang ama ng Walang problema sa amin iyong Bentong sapagkat napamahal ka na din sa kanila. Ikaw na ang magdesisyon sa iyong sarili dahil ikaw ang hari ng ating mundo. Alam ko na malawak na kung ikaw ay mag-isip. Siguraduhin mo lang na hindi mo pababayaan ang ating mundo dahil lubhang kinakailangan ka dito. Tumango naman si Bentong at tumugon ng Alam ko po iyon, Amang Hari. Makakaasa kayo ni Inang Reyna na hindi magiging salat ang aking oras para sa mundo natin at sagampanin ko bilang isang hari. Sige po Ama at Ina at ako ay mauuna na sa inyo dahil gusto ko nang magpahinga dahil maaga pa aming gagawing pagpupulong bukas. Kinabukasan ay tulad ng pinag-usapan nila Tigbak ay nagpulong nga sina Haring Bentong kasama ang mga pinuno ng bawat pangkat. Napag-usapan nila na sa tatlong lagusan mula sa mundo ng mga tao ay may mga pangkat si Bentong na itinalaga upang magbantay. Matapos nilang magpulong ay dali-dali namang umalis ang bawat pangkat upang tugunin ang gusto ng kanilang hari. Ipinulong din ni Haring Bentong ang mga engkantong nandoon upang pagtulungan na muling ayusin ang mga napinsala ng mga demonyo. Mabilis lumipas ang mga araw at tulad ng inasahan ni Bentong ay muling naisayayos ang lahat dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Isa-isa na ding bumalik sa kanilang mga lugar ang mga engkanto at muling bumalik sa normal ang lahat. Naging matunog din ang pangalan ni Bentong sa buong lugar dahil sa kanyang ipinakitang bangis sa labanan. Naging kinakatakutan na din sa Haring Bentong ng mga demonyo sa labas ng kanilang mundo. Dumaan pang ilang araw at nang makita ni Bentong na muling bumalik na ang lahat sa natural, ay doon niya napagdesisyonan na balikan ang kanyang mga magulang na sina Delphine at Fonsa. Maayos naman na nagpaalam si Bentong sa kanyang ama at ina. At sa kanyang pag-alis, ay sinamahan siya ni Tigbak at ang iilang mga mandirigma upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Mabilisan namang nakarating ang pangkat nila Bentong sa kanilang bahay at nakita niya doon na nandoon pa rin ang mga mandirigmang nagbabantay sa kanyang mga magulang. Pagkarating nila ay hindi niya nasisipat ang kanyang mga magulang kung kaya tinawag niya ang mga ito. Nang marinig ito ni Delphine at Fonsa ay dali-dali naman silang tumakbo palabas ng bahay sapagkat alam nila na tinig iyon ni Bentong. Nang makalabas na sila ay hindi nga sila nagkamali at nakita nila ang itinuturing nilang anak na si Bentong. Napuno ng pag-iyakan ang buong paligid sapagkat sobrang nangungulila din si Bentong sa mga ito. Dumaan pang ilang minuto ay nag-usap ang mga ito at inihayag ni Bentong ang lahat ng kaganapan sa kanilang mundo at masaya niyang binalita sa mga ito na naging maayos na ang lahat at mumalik na ang lahat sa kaayusan. Masaya naman si Delphine sa mga narinig at nagwika si Delphine ng So, ang ibig sabihin ba nito anak ay babalik ka na dito sa amin?
Umiling naman si Bentong sa kanya at nagwika nang, "Hindi po tay, sapagkat marami akong tungkulin na dapat kong gambantan sa aming mundo, subalit huwag kayong mag-alala ni nanay dahil lagi ko kayong dadalawin dito." Dahil sa narinig ng mga magulang niyang tao, ay bahagyang nalungkot ang mga ito, subalit kinalaunan ay naintindihan naman nila si Bentong. Matapos din ang isang araw na pananatili, ay muling bumalik sa kanyang kaharian si Bentong at iniwan ulit niya ang mga mandirigmang nagbabantay sa kanyang mga magulang. Lumipas ang mga taon at wala nang naganap na kaguluhan sa kanilang mundo. Namahinga na din sina Delphine at Fonsa dahil sa katandaan, kung kaya ay simula noon ay naging mas focus na din si Bentong sa kanilang mundo. May mga mangilan-ngilan ding mga panahon na may nangangahas na pumasok sa kanilang lagusan, subalit mabilisan nila silang nalilipol. Ito ang kwento, mga katalambuhay, na magpapatunay na ang pagkakaisa at pagtutulungan ang susi sa bawat tagumpay. Ito ang kwentong pinamagatang Anak ng Engkanto, ang Hinirang na Hari. Okay, pasensya na kayo, mga katalambuhay, dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-upload sapagkat naging sobrang abala tayo sa mga gawain sa ating trabaho. Ang comment ko sa video nating ito ay syempre nakakalungkot sapagkat magtatapos na naman ang kwento natin, pero kailangan nating tanggapin ito, mga katalambuhay. Napakalaki na din ang pinagbago ni Bentong, mga katalambuhay, mula sa pisikal na kaanyuan, pananalita at sarili. Para din sa akin, mga katalambuhay, ay naging isang mahusay na hari at isang pinuno din si Bentong sa kanyang nasasakupan base sa salaysay ng sender. Kayo ba, mga katalambuhay? Ano ang komento ninyo sa kwento nating tampok ngayong araw na ito? Mag-comment lang sa ating video at masaya ako na mabasahin ng mga ito. Muli, ako ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong suporta sa ating channel. Maraming salamat po.